pag-aalaga ng baboy ang ikinabubuhay ng senior citizen na si Tatay Jaime Castillo ng Barangay Manggalang 1. Nakatakda sanang maibenta ang 13 nilang baboy pero dahil nakapagtala ng African Swine Fever o ASF sa kanilang barangay at nakasama sa 500 meter radius ang kanilang babuyan, ni isa ay walang natira. At ngayon, nadami pati yung aking walang sakay. Sa panghinayang napakasakit sa kalubang pa, oh. Dahil na, sila ang hanap buhay ko, matunda na ako. Kinumpirma ng Department of Agriculture Calabarzon na may 2 barangay sa Sariaya ang nagpositibo sa ASF. Kasama rito ang Barangay Manggalang 1 at ang Bignay 2. Yun ay sa Barangay Manggalang 1, affecting about 67 number ng ating farmers. At nagkaroon na tayo doon ng depopulation, about 1,228. Na baboy yung na-depop natin. Then meron tayong pangalawang barangay, yung barangay Bignay 2, affecting about 21 farmers. 270 na baboy yung na-depop natin. So natapos na natin yung depopulation doon sa 2 affected barangays ng Sariaya. Kahit walang sakit, basta nakasama sa 500 meter radius ng apektadong babuyan, kasama sa depopulation. Samantala, sa palengke ng poblasyon ng Sariaya, matumal ang bentahan ng karneng baboy lalo at may community quarantine pa rin. Bumaba rin daw ang presyo nito. Mahina, walang namimili, walang tao. Bumaba na ngayon ang presyo kasi naka-lockdown sa ibang bahay, baryo. Napakatumal, sobra. Kasi lalo na yung iba kasi nagkakasakit daw yung baboy. Hindi na. Kaya medyo nahihirapan kami magbenta ngayon. Ayon sa DA, sadya raw talagang bumababa ang presyo ng baboy kapag may ASF pero tumataas din kalaunan. Mahal talaga yung baboy because of limitation sa supply. Pag nagkakaroon ng ASF sa isang area, nagkakaroon ng drop sa prices, nagmumura, pero eventually magtataas din after some time. Pero dito sa Sariaya ay meron ng nare-record na bumababa yung presyo ng baboy. Matatanda ang unang naitala ang ASF sa lalawigan ng Quezon sa 3 distrito nito sa mga bayan ng Mulanay at San Narciso. Tiniyak naman ng DA na may matatanggap na pinansyal at alternatibong kabuhayan ng mga naapektuhang magbababoy. April Magpantay, ABS-CBN News.